Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwir ang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Digital Patrol. Ito ang palatuntunang magtutuo ng pansin sa mga pangyayari at kaganapan sa ating kapaligiran. Digital Patrol. Tatalakay sa mga usaping panlipunan, mga isyong naglalagablak. Digital Patrol. Magbibigay daan sa inyong mga saloobin at karaingan. Digital Patrol. At ngayon, narito ang inyong pinagpipitaganan sa daigdig ng broadcast mula noon hanggang sa ngayon, si Captain Cel Baiza. Thank you so much, Tony Salaw. May your soul rest in peace, Paring Tony. Bueno, once again, ngayon pong araw ng Friday. Thank God, it's a Friday. At ngayon po ay panimula ng weekend. Once more, I'm Cel Baiza, inviting you to join yours truly till 11 o'clock ngayon pong araw nito sa isa pang pagtanghal ng inyong palatuntunang Digital Patrol. And once more, yours truly will be joined by Nash, my technical director, at ganoon din ni Simanita, sa ating isang oras at kalahating pagsasama-sama sa Himpapawid. So without much further ado, ngayon po'y ikawalo, October 8, 2021. And again, welcome sa inyong Friday and weekend presentation ng Digital Patrol. And of course, narito ang ating lady with a big hug. And well, who would be delighted to pass on her hug, her big kiss sa lahat ng ating mga tagapakinig, mga viewers all over the globe. Yan, ha? At anytime tayo po i-hook up, ikakawing ng Alberta base na Pinoy Hour Show. Kaya't madaragdagan ng mga viewers and listeners ang ating program as they normally do every day. Oh. Good morning kay John, John and Melody and children, as well as sa lahat ng mga Pilipinos na nakabase dyan sa Alberta, Canada, notably yung pong mga minds behind itong Pinoy Hour. Good Friday morning from the Philippines, ang aking pagbati sa inyo. First to greet, pagpaabot ng kanyang pagbati ngayong umaga ng Friday ay ang ating top fan, sa mga regular nating tagapanood at tagapakinig ng Digital Patrol watching from Kuwait, sa Middle East. Walang iba kundi si Binibining Chincha Buste. Ang kanyang bate, good Friday morning po, Captain Cel. God bless po. Okay? So likewise, Chincha, God bless, and have a happy, happy Friday, a happy, happy weekend.
Likewise to your amigas and amigos dyan sa Kuwait. Alright? Sa Kuwait, Middle East. So, yun ang mga gilog kong mga tagapakinig sa puntong ito. Let's raise the curtain ng palutuntunan and allow me to pass on to you, particular yung ating mga kababayan dito sa Pilipinas, ang pinaka-latest kaugnay nitong Bagyong Maring. Wala na yung Lani, kaya't Bagyong Maring naman ang ngayon ay minomonitor ng Pag-asa Forecasting Center. Narito si weather forecaster Raymond Ordinario para sa Balitang Panahon. Good morning, Raymond. Umaga po sa ating lahat. Ito pong update natin dito para sa binabantay si Tropical Depression Marie. Nakatilang alas 4 ng umaga, itinatayang na tayo 595 kilometers sa may silangan ng Perak Catanduanes o nasa 640 kilometers silangan ng Katarman Northern Samar. Ito po ilang tatabi na inaabot ng 45 kilometers per malapit sa gitna at pagbukso na pwede umabot ng 55 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos ng southward sa bilis na 10 kilometers per hour. Mamayang hapon po, ito ay tinatayang nasa layo ng 645 kilometers sa may silangan ng Vera Caladuanes at bukas ng hapon ay nasa 865 kilometers sa may silangan ng Gitlang Luzon. Ang Bagyong Maring po ay nagdudulot ngayon ng maulap na papawirin na may kalat-kalat ng mga pagbulan at pagkagpagulog dyan po sa Bicol Region, the Eastern and Central Visayas at dyan po sa may Caraga Region. Samantalang dito sa Metro Manila, sa lalabing bahagi ng ating bansa ay patuloy po makakaasa ng maaliwala sa panahon, maliban na namang sa mga pulubulong mga pagbulan o pagkidlat pagkulog. At ang susunod na update po natin kay Bagyong Maring ay lalabas po natin mamayang alas 11 ng umaga. At sa pang-latest mula rito sa Weather Forecasting Center ng Mag-asa, Raymond Ordinario nag-uulat. Forecaster Raymond, may tanong lang. Ano ang iyong initial na description dito sa Bagyong si Maring? Ito ba'y may kalakasan? Sa ngayon po, mahina naman po ang dalang hangin ng Bagyong si Maring. Ngunit dahil nga po tayo sa karagatan ay posible pa rin po itong lumakas at bago po itong lumapit dito sa may Northern Luzon area. So nakikita po natin sa mga susunod na araw dito po sa silangang bahagi ng Luzon ay makakaas po ng mga pagulan. Yung mga moderate to heavy rains po ang ating inaasahan ng mga pagulan. Sa posible pong ulanin ng Ilocos Region naman habang bumabaybay po ito dito naman sa may extreme Northern Luzon. Maaari bang malaman this early kung kailan ang prediction ng Pag-asa kung kailan lalabas itong Bagyong Maring sa bansa, forecaster Raymond? So, base sa ating latest track, nasa posibleng lumabas ng either Tuesday or Wednesday, itong Bagyong si Maring ng ating Philippine Area Responsibility. Yan ay tip sa ating mga kababayan na magiging maulan ang weekend dito sa mga lugar na sa ilalim itong Bagyong Maring, forecaster Raymond. Yes po, tama po. So, paghahanda po at pagpaplano talaga yung ating pinapayo sa ating mga kababayan. Lalo na po dyan sa may Bicol Region, dyan po sa may Cagayan Valley, Santa Luzon, and dyan po sa Ilocos Region dahil nga po sa mga posibleng pagbulan na idudurot po nitong dating nga po ng Bagyong si Maring dito po sa ating kalupad po sa ating bansa. Forecaster Raymond, samantalang ko ng pagkakataon, other than Maring, wala ba kayong minomonitor na namumuong pagsama ng panahon? Tangi po, wala naman na po tayong minomonitor na naman pong weather disturbance sa pwede pong makapelta sa ating bansa na minomonitor po natin sa ngayon. Forecaster Raymond, maraming salamat at happy weekend. Maraming salamat din po at happy weekend po sa ating lahat. Raymond Ordinario, ang nag-ulat ng Balitang Panahon direktamente mula sa Pag-asa Forecasting Center. At as a recap po, kanyang iminalita na naispatan itong Bagyong Maring dyan sa Birak at Anduanes. Kung kaya't asahan ng pag-ulan dyan sa Bicol Region and some parts ng Kabisayaan, particular ang Samar. Bueno, ang Metro Manila area from the looks of it ay may spare nitong Bagyong Maring. So, that's probably the reason why the sun is shining brightly dito sa kinaroroonan, dito po sa aking makeshift studio dito sa Quezon City.
Okay. Maraming maraming salamat, Pag-asa Broadcasting Center. From Montreal, Canada, narito na po yung mga pagbati mula sa ating mga tagapakinig. Sinimulan ng taga-Kuwait na si Chincha. Sinundan ito ng morning greetings ni Norma Baisasuel. Yes, she's a younger or the youngest sister, Norma Uma Baisasuel. Why Uma? Well, that's my nickname applies to her. Yan po ang aking kanya, aking tawag sa kanya, si Uma. Well, she's a nurse diyan sa pinakamalaking pagamutan sa Canada, Royal Victoria Hospital. Good morning, Uma, and likewise to your husband, Ken, and children. Thank you so much. At some more greetings mula kay Danny Red Cruz, isa pong colleague sa industriya, ay broadcast journalist na, well, hindi rin pong narinig sa radio, both digital as well as stream radio. Danny Red Cruz. Good morning, Danny, sa inyong family. Regards to Mrs. Cruz and the child. Okay? Or children. At ang bati ni Danny, Malabon PIO o Public Information Office, sino si Bong Padua. Aba, birthday pala ngayon ni Bong. Ha? Bong, thank you so much. Ha? At thanks for that very delicious. Ha? Okay, you know what I mean. Yung pansit Malabon. Yeah. And of course, that goes to all birthday celebrators, not only here in our country, but likewise elsewhere in the globe. Now, mula kay LB Baisa Clemente. All right? At ang kanyang pagbati, hi Manong and all your watchers, have a nice day. Yan po ang kanyang pinaaabot, ha? Mga gilaw ko, mga tagapakinig. All right, thank you so much LB, and allow me to greet your better half na si God Clemente. Thank you very much, and children watching from and listening from Montreal, Canada. Okay, now from Sipokot, Camarines Sur, one of our regulars na viewer and watcher ng program, walang iba kundi si Mirna Alcide Sekehora, cousin of yours truly, and hello to her husband Ed and children. Ang kanyang pagbati, good morning, Sel Baisa, and to your listeners and viewers all over the world. And happy weekend. God bless you always. Thank you so much, Cousin Mirna. Maraming salamat. From, asa na tayo? Aha. Okay. Dahan-dahan. Baka mabura ho. Okay. Sandali po. Aha. Nawala. Mm-hmm. Okay, sandali po ho. I could see and I ran across the greeting coming from I don't want to commit a mistake. Sandali po lamang. Sandali lamang. Yes, from Sherwin Marco Wee. Good morning po, sir. Ang pagbati ni Sherwin. Thank you so much, Sherwin, and the regards to your loved ones. And Sherwin, I believe, had just shared the program. And of course, that sharing will do a big assist to the show, since many will know that one program like Digital Patrol
is being shown. And of course, coming your way at this time of the morning, that's from 9:30 all the way to 11 o'clock in the morning. Coming to you from Mondays, Tuesdays, until Friday. Oh, all right. So thank you so much, Sherwin, huh? And thank you for sharing the program likewise. Beno, mga gelo, kung mga tagapakinig, iwas noon yung mga orosan. Napakabilis ng oras. Ang oras po sa Pilipinas, at this point in time, iwas noon yung mga orosan. It's exactly 10 o'clock in the morning. Okay, which am I supposed to start with? Let me see. Well, as a tradition of the show, allow me na ibalita naman sa inyo ito pong hinggil sa COVID update. Bay, nakakalimutan na itong COVID. Ang pinag-uusapan ngayon, everybody's attention is now focused dito sa filing of Certificate of Candidacy o COC ho, dyan sa Sofitel. Dyan sa kung tawagin ay Sofitel Garden Tent. Kaya po ang last day ng filing ng COC. Kaya inaasahang dadagsa ang mga magpa-file ng kanilang Certificate of Candidacy. Mamaya ibabalita ko sa inyo ang pinaka-latest kognay ng development. Ngayong last day, tsak na dudumugin ng ating mga kababayan, particular yung mga aspirants sa iba't ibang mga posisyon sa darating na national as well as local elections come May of next year. COVID update, as of yesterday, batay sa ulat ng DOH, good morning, kay Lyde Baisa. Good morning, Lyde. Tay Rizal is watching, ang sabi ni Lyde. Thank you so much. Okay, I remember again, I'll tell you, dear mother, each time. Live come into view dito po sa aking monitor. Anyway, I'm sure that mother is happy joining our departed father and two brothers as well with the Creator. Ang sabi ni Live, Tay Rizal is watching, and hello to Tami Juanillo. Thank you so much, Lyde. Maraming salamat sa amin. COVID update. Ang latest count as of yesterday ng mga bagong dinapuan ng coronavirus dito sa Pilipinas ay 10,019. That's as of yesterday. Na nagdala naman sa total na bilang since the time ho na nagumpisa itong COVID-19 sa Pilipinas ay 2,632,881 cases. Pero yung mga gumaling, hindi naman lahat yan nandito lahat yan dito sa Pilipinas. Malaking porsyento rin ang gumaling. And as of yesterday, ay 7,425 cases ang mga gumaling na nag-suma total naman sa bilang na 2,478,616 yung mga gumaling. Ayun, hindi ho ba that's a very welcoming news? Indeed it is. Now, yung mga namatay noong araw ng Martes at the day after Wednesday, itong linggong ito, there was a two straight day na kung saan zero. Walang naiulat na namatay dahil nandito kay coronavirus. Pero kahapon, may naitalang 109 na mga namatay. Bringing to a total ng 38,937 cases ng mga namatay dahilan dito sa coronavirus. Now, yung mga aktibo, meaning hindi pa gumagaling, pero
ginagawa ng paraan para gumaling sa iba't ibang mga paggamutan na ngayon dahil unti-unti namang nababawasan ng mga pasyente. Ha? Ay 115,328 yan ang total na bilang ng mga aktibo pa. Hindi pa gumagaling sa coronavirus. Ayan, ho. Yan po ang latest COVID update sa pakikipagtulungan ng DOH. Now, ngayong araw na ito, ho, magilu kong mga viewers and listeners, eh, darating sa bansa itong AstraZeneca brand. At I understand, maging ang Pfizer brand ay meron din darating ngayong araw nito sa ating bansa. At ang mga otoridad ay nasa airport habang ating binabalita itong news development na ito upang antabayanan ang pagdating ng Pfizer at AstraZeneca brand ng bakuna. And I understand, ito ay ipapamahagi sa mga local government units. Kaya naroon si among those who will welcome the arrival of this brand sa airport si MMDA Chairman Benhar Abalos. Nandoon po siya ngayon. And other government officials. Now, mula sa ito, San Fernando La Union ito, coming from Merlina Flores. Sabi ni Merlina, hi po, uncle, good morning po. Good morning likewise, Merlina. Ha? O, kamusta kayo dyan sa San Fernando La Union? Hindi ba mataas ang alon? Ha? Hindi ba umuulan dyan ngayon sa San Fernando La Union? O, yung kamusta naman ang mga coronavirus case dyan sa inyong lalawigan. We hope na walang sakit ng ulo na dinudulot itong coronavirus. Well, yan po ang update sa COVID-19. And as I said earlier, all roads lead to Sofitel Garden Tent. Yan po yung makeshift na venue na itinayo ng ating mga kinuukulan. Enabled to accept itong certificate of candidacy ng ating mga kababayan, those who wish to join the political bandwagon for next year's election. Abay, ang dami po na mga aspirante. Marami ang gustong maging pangulo, pangalawang pangulo. Alam nyo, as of today, 57 na. 57 aspirants ang nag-file ng kanilang COC sa pagka-pangulo. 57. Yung mga nag-file ng COC para sa vice presidency ay 76. Eh sa pangulo, isa lamang ang pipiliin. Out of 57 na mga aspirante. Sa pangalawang pangulo, ganun din. Isa rin. Pero 76 itong mga aspirante. Bueno, mga senador, 72 na ang nag-file ng kanilang COC sa senatorial bet. At sa party list, 194 itong mga party list na nag-file na ng kanilang COC. At ang latest, ito palang Nora A. party list darating ngayon para mag-file din. Tama po ang inyong hinala. Nora Aunor party list.
darating din dyan sa Sofitel para mag-file. Ha? Incidentally, talaga naman sa politika rito sa ating bansa, ha? Talagang sa politics, there are no permanent friends and there are no permanent interests. Ganyan na talaga ang tugtog politika. Sa politika, nag-aaway ang magkakapamilya. Hindi ba nagbabari lang pa, nagpapatayan pa eh. All because of politics. Ha? Nako. Alam niyo, sa palasyo ng Malacanang, nagkaroon po nitong tinatawag na vigil o magdamagan na dasal. Ha? Alam niyo kung ano ang pinagdadasal. Tama na naman kayo sa inyong hinala, palagay ko. Ha? Pinagdadasal ng Malacanang na magbago ang isip nitong si Sara Duterte. Ha? O Inday Sara Duterte. At bawiin na yung kanyang unang interes na tapusin ang kanyang termino bilang alkalde ng Davao. Yan ang pinagdadasal ng Palasyo ng Malacanang. Ha? Alam niyo kung bakit? Ito pa lang si Mayor Digong ay may planong tumakbo bilang alkalde ng Davao. Sabi ko sa inyo eh, wala nang ibang tao dyan sa Davao kundi Duterte na lang. Ha? Puro Duterte na lang. Ang mayor ngayon dyan, si Sara. Ang vice mayor, yung kapatid, si Basti. Ha? Itong si Digong, ha? Hindi na tatakbong pangalawang pangulo, pinatakbo na lang yung kanyang anino na si Bongo. Hindi Humunggo, Bongo. Ha? Tatakbong pangalawang pangulo. Ha? Hindi ka nagugulat yung si anino ni Digong. Ha? Lahat ata ng gusto ni Digong ay ginagawa nitong si Bongo. Ha? Sabi ni Merlina Flores, okay lang. Ha? Uncle, mahirap pong magpabakuna. Mayroon din namamatay po, Uncle. Ang sabi, yun. Mga reaksyon mula sa San Fernando, La Union. Natatakot magpabakuna dahil may mga namamatay, yung incidence of death. Natatakot yung ating mga kababayan tuloy sa bakuna. Sana wag naman po ninyong harangin yung will o kagustuhan nung ating mga kababayan. Kung ayaw nilang magpabakuna, edi they could always resort by taking drugs katulad nitong ivermectin at ng iba pang mga drugs na napatunayang mabisa dito sa paglaban sa coronavirus. Ayan, reaksyon mula sa San Fernando, La Union. Ayaw nilang magpabakuna. Mahirap daw magpabakuna. Merong mga namamatay. Ha? Maliwanag po yan. Pinadaan po rito sa Digital Patrol. Going back, dito po sa ating tinatalakay. Diyan sa Rojas Boulevard, meron daw mga batay po rito sa ulat na aking tinatanggap mula sa mga digital patrollers. Meron daw mga posters diyan sa Rojas Boulevard na ang acronym ay ISDA. Ha? ISDA. Ano ba ibig sabihin ng ISDA doon sa mga poster? Siya daw yung Inday Sara Duterte. Ano yung A? Hindi nabanggit sa akin eh. So kung susumahin mo yan, bububuin mo, ang itatawag dyan, ISDA. Inday Sara Duterte. Alamin ko yung A later dun sa aking digital patroller. Kaya, medyo nagkakaroon na ng linaw. Political strategy na naman tayo. Ayun. Tatakbong pangalawang pangulo. Tatakbong mayor pala. Tatakbong mayor itong si Pangulo o si Mayor Digong ng Davao.
Oh, sinong lalaban naman dyan? Kaya naman sabi ng aking 33 mga kumpare, ha? Wala nang ibang tao daw dyan sa Davao kundi Duterte lang. Now, nagkakaroon ng linaw. Ha, kumbaga sa sketching, nakikita na yung nais na i-drawing. Ha? Eh, malamang na baka raw bawiin itong si Isda. Ha? Ha? Itong kanyang COC bilang re-electionist ng pagka-mayor ng Davao sapagkat yung ama itatakbong mayor. Kailangan maglaban naman yung mag-ama sa alkalde. Eh marami itong mga asungot. Marami itong mga tagasunod nitong si Isda na gustong patakbuhin si Isda bilang pangulo sa darating na halalan. Ay nako, iba talaga ang eleksyon. Anyway, ngayon pong araw nito, dadagsa. Ngayong last day ng filing ng COC, darating kaya si Isda dyan ngayon. Sapagkat ang balita ho ay merong malaking tao na darating dyan sa Sofitel na kaugnay nitong last day of filing. Eh baka dumating ngayon si Isda, mga giliw pong mga tagapakinig. Ayun, ang sabi ni Lloyd, ito na, binuo na. Ayun, ito rin, yung aking digital patroller, binuo na yung ibig sabihin ng isda. Ang sabi ni Lloyd, ang acronym daw, ang ibig sabihin ng acronym na isda ay Inday Sara Duterte Ako. Yun, Inday Sara Duterte Ako, kaya isda. Ayan, naalala ko na naman yung isda na nililimas dito at hinahakot by tons o by tonelada ng mga inchik. Dinadala sa China, kinakain nila, iniiwan yung mga dilis sa mga Pilipino. Tama-tama na naman, isda. Wala nang isda dito sa karagatan ng Pilipinas. Noon doon na, doon noon sa China na, dahil ang pinayagan ng mga isda rito, sino pa? Pero ngayong araw na ito, mga gilog kong mga tagapakinig, dalawang dating pangalawang pangulo ang nakatakdang mag-file o naka-schedule na magpa-file ng kanilang COC at sila ay tatakbo bilang mga senador. Yan. Ha? Ito ay sina dating pangalawang pangulong Jojo Binay. Yan. Ha? Si Jojo Binay, kung inyong maalala, ay naging vice president ni yumaong pangulong Noynoy Aquino o ni Pinoy. Ganun din, darating ngayong araw na ito, itong si Noli De Castro. Si Noli De Castro, pangalawang pangulo ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Di ho ba? Darating itong si Binay, darating itong si Castro o De Castro sa Sofitel para mag-file ng kanilang COC ngayong araw na ito. Ngayon, ito palang si Bam Aquino, dating Senador Bam Aquino. Eh, hindi natatakbo na senador sapagkat siya ay aaktong campaign manager ni Lenny Robredo, pangalawang pangulong Lenny Robredo. Alam niyo ba kung bakit? Dahil sa kahapon, pinahayag na ni Lenny Robredo ang kanyang plano. Kinumpirma na ang kanyang pagtakbo bilang pangulo ng ating bansang Pilipinas sa darating na halalan. Oho, yan ang sabi ni
pangalawang pangulong Leni Robredo. Nagpahayag na eh. Ang loob ko ngayon, kailangan natin palayain ang sarili mula sa kasalukuyang sitwasyon. Lalaban ako, lalaban tayo. Inihahain ko ang aking sarili bilang kandidato sa pagkapangulo sa halalan ng 2022. Yon, ho, nagpahayag na. Yun ang opisyal na naging pahayag ni Vice President Leni Robredo. Yeah. Pero medyo ako'y nagtataka. And I'm sure na yung aking 33 mga kumpare nagtataka rin. Eh bakit tumakbo bilang independyente itong si VP Robredo? Eh, dilawan yan eh. Ha? Yan po ay identified eh sa Liberal Party. Pero ang nakapagtataka, bakit independent ang kanyang wala siyang partido na affiliated siya? Ha? Yan ang pinagtatakahan. Marami nagtataka. At pati yung kulay ng dilawan eh mukhang wala na rin. Sapagkat kahapon, yung pong daang Tomas Moroto inapuno ng mga pink ribbon. Mukhang ito ang kulay, bagong kulay, ang pink. Kaya nga, ang biro nga, kung tuwagin daw ngayon si VP Leni Robredo ay Leni Pinky Robredo dahilan sa kulay pink na kanyang inadapt at maging yung kanyang mga supporters. Ha? Hindi ho yung ginagamit ng lalaki. Yung mga tagapagtaguyod ni VP Robredo ay pawang nakasuot ng mga kulay pink na shirt. At hindi lang yun. Pati yung kanilang lipstick ay kulay pink din. Ha? Patay ka kung lalaki ka tapos naka-lipstick kang nakakulay pink. Yan. Alam niyo ang sabi nga nung mga taga-liberal party, ang kanilang panawagan kay Yorme Isko Moreno, eh sana eh umurong na sa pagka-presidential aspirant. At ibigay na ito kay Leni Robredo sapagkat maghahati pa ng boto eh. Ha? Maghahati ng boto. Eh, alam nyo, sa National Capital Region, eh, ang hirap ligawan itong mga taga-NCR eh. Hindi nyo alam yung nasa utak ng mga taga-NCR kung sino ang kanilang itataguyod. Kaya namang ang panawagan kay Isko Moreno, eh umatras na, ibigay na lang kay Leni Robredo ang pagiging aspirante ng pampanguluhan. Now, speaking of Leni Robredo, ang kanyang katandem ho na nag-file na ng kanyang COC ngayong araw na ito ay walang iba kung hindi itong si Kiko Pangilinan, yung pong mister nitong si Sharon Cuneta. Ha? Siya ang pangalawang pangulo under Robredo and Pangilinan tandem. Ha? Ang dami nitong maglalaban-laban. Ha? Mantakin mo. Nandiyan si Isko, nandiyan si Lacson, nandiyan si Pacquiao, nandiyan si Bongbong Marcos. Ha? Eh, ang daming mga aspirante. 57. Pero ang sabi ho ng Commission on Elections, by October 29 o by October 28, ikakalusin nila itong mga nag-file ng kanilang candidacy. Kapag ikaw ay napatunayang nuisance o panggulo lamang, eh hindi ka papayagan o hindi ka bibigyan ng pagkakataon para tumakbo. Yan ang trabaho ng COMELEC. Eh, alam niyo kung bakit? Eh, ngayong araw na ito, eh merong isang Ferdinand Bongbong, iba nga lang ang apelyido,
hindi Marcos ang nag-file ng kanyang kandidatura bilang pangulo. Alam nyo speaking of Marcos, merong Tiburcio Marcos, meron ding Maria Aurora Marcos na nagharap ng kanilang Certificate of Candidacy. Naloko na, ho? Mukhang talagang ang inaasin pa rito ay itong Bongbong Marcos. Pero somehow, si Sambantay baka makatulong din. Kapag ibinoto mo, nasa isip mo yung si Tiburcio, ilalagay mo na lang Marcos kung medyo nagmamadali ka, kanino pupunta yun? Yun ang magandang tanong, hindi ho ba? Alright. Anyway, ngayon ding araw na ito, darating itong magpa-file din ng kanilang Certificate of Candidacy. Ito naman yung mga senador na nasa gabinete nitong si Digong. Darating ngayong araw na ito, dyan sa Sofitel, sa COMELEC para mag-file, sina yung trumpeta, yung parot ng Malacanang na si Harry Roque. Yan, darating din sina Secretary Arthur Tugade, Secretary Sal Panelo, Secretary Bebot Bello III para mag-file din ng kanilang kandidatura bilang mga senador. Nabubuo na. Pero si Willie Revillamay ng Wawa Win, yung Santa Claus every day, hindi lang Christmas Day. By the way, 78 days na lang bago magpasko. Lapit na. Umatras. Although siya po'y inimbitahan, hindi ba si Trumpeta Roque ang nagpahayag pa na inimbitahan ni Digong itong si Revillamay na tumakbo under their ticket bilang senador. Kahapon, akala namin ipapahayag na, naka-monitor ang digital patrol may hawak na papel itong si Revillamay. Yung pala, yun ang papel na kanyang pinirmahan na pag-renew ng kanyang kontrata sa channel o sa GMA 7. At ang kanyang malupit na naging pahayag, ganire. Hindi raw siya marunong mag-Ingles. At wala siyang nalalaman dito sa proseso ng paggawa ng batas. Kaya wala siya at hindi siya tatakbo bilang senador. Ipagpapatuloy na lamang niya ang kanyang kasalukuyang opisyo na magbigay ng tulong, magbigay ng pera sa mga viewers ng kanyang palutuntunan. Hindi ho ba? Kaya naman kung tawagin siya ay daily Santa Claus. Everyday Santa Claus. Itong si Willie Revillamay. Yan ang dapat niyong tularan. Ha? Hindi lang sumikat ka. Ha? Kung anong dahilan, gusto naman tumakbo sa politika. Ha? Dahil sa politika, ligtas ka, meron kang immunity. Sikat ka, meron kang bodyguard. Armado ng malalakas na armas ang iyong bodyguard. Ha? Kahit na magtungo ka ng CR, jumingle ka, o umipot ka pa, pardon me ho, doon sa mga nag-aalmusal, meron kang bodyguard na magbabantay sa'yo. Yung bang gusto ninyo? Maawa naman kayo sa Pilipinas, mga gilog ko, mga tagapakinig. Yung bang gusto ninyo? Marami dyan na, Willie Revillamay. Hindi po makapagsalita ng Ingles at hindi rin marunong ng paggawa ng batas. Pasok agad ng politika.
Kaya kawawa ang bansang Pilipinas eh. Marami dyan mga qualified. Ha? Pero dahil lang dito sa practice na ito, ang nating mga kababayan na sumikat lang, eh gusto na kagad maging politiko. Bakit meron ba kayong interes na na nais nyong bantayan forever? Dahil lang kapag ikaw ay opisyal ng gobyerno ng isang ng inyong lugar, hindi ka pwedeng galawin yung ban dahilan. O simply, baka namang dahilan ikaw ay laos na. Dati kang mutiny o matini idol. Mutiny. Sa barko yun. Masama yun. Dati kang matini idol. Sikat ka. Artits. Nung kabanguhan mo, kailangan mo pang mag-indisguise bakit makakapagkaguluhan. Ngayon, maski na naka-makeup ka na, hindi ka na pagkakaguluhan dahil ang osla ka na eh. Laos na. Alaos na. Alaos ng kita. Alaos ng dilihensya. Wala na ang producer na lalapit mag-o-offer ng milyong-milyong piso para gumawa ka ng pelikula. Alaos ka na. Osla na. Pero, sandali, nakapag-isip eh. Natulog ng ilang oras pagkagising. Yes! Ang sabi niya. Malapit ng eleksyon. Yun! Yun, ito yung binibida sa akin ng mga kumpare ko. Kaya, ang pinakamaganda, dahil sa once upon a time, naging mabango ang pangalan ng tinamaan na magaling na Damuho. Kaya, tatakbo. Malay nga naman. Baka, baka makatalisod. Makatalisod ng maraming boto, manalo. Hindi ayos na. May kita. Sabi. Ganun lang ho yun eh. Kaya kayong mga butante, yung mga dating, nako, yung mga sikat-sikat na ganyan, alamin po natin yung track record. Track record ang mahalaga. Yung kanyang kwalifikasyon, yung kanyang kakayahan. May kakayahan ba itong, mapagbago ang imahe ng ating bansa? Meron ba itong kakayahan para mapataas ang employment o hanap buhay dito sa ating bansa? Meron ba itong kakayahan para matulungan yung ating mga mahihirap nating mga kababayan? Tama na yung ako po'y tumakbo para sa mga mahihirap. Kumita na ho yan. Tumakbo raw para sa mahihirap. And nangyari, lalong dumami atang mahirap. Ay, nako. Yan. Mismo pa lang si Mayor Digo, hindi nawawalan ng pag-asa na magbabago ang isip nitong kanyang presidential daughter na isda. Yan. Inday Sara Duterte Ako. Yun yung ibig sabihin ng acronym na isda. Pero maiba ko, Mayor Duterte Sir. Hindi ba't paulit-ulit mong binanggit nung araw na binigyan mo ng advice ang iyong presidential daughter na si Sara Duterte na huwag tumakbo sa pagkapangulo. Recorded yan eh. Na-play pa yan dito sa palatuntunan eh. Dahilan sa ang pagkapangulo o pampanguluhan ay hindi para sa mga babae. Sabi niyo yuhu yan ho. Hindi po ang Digital Patrol Sir ang nagsabi po niyan, kundi kayo. Nire-recode po ko lamang. Now, medyo baka namang na-offend si Mayor
At dahil tumakbong sa pagkapangulo itong si Lenny Robredo. Kaya namang hinihikayat niya ngayon itong si Isda na tumakbo bilang pangulo. Yan. Yan ang hirap eh. Ha? Sana bago po kayo magbigay ng mga public announcement dun sa mga magiging future blank. Ha? Eh, isipin yung maigi ang inyong sasabihin at yung consequence nito. Hindi yung may sinabi ka ngayon, pagkatapos babawiin mo. Tama na, natapos na yung yung ganyang regime. Ha? Sana magkaroon ng malaking pagbabago dito po sa ating bansa. And this time, tayo pong mga butante, nasa ating mga kamay itong pag-unlad ng ating bansa. Eh, itong mga pangalan ng mga nag-file ng kanilang kandidatura eh wala na ho ito. Kumbaga sa plaka eh, sirang plaka na ito eh. Gas-gas na. Ha? Sila lang itong ating nakikita. Parang sila na lang ang tao rito sa ating bansa. Gayong marami pong mga ewan. Alam nyo, kung yung aking 33 mga kumpare ang tatanong eh, ang gusto nila sana mangyari, ha? Eh yung katulad ng tipo ng halalan sa Amerika at sa iba pang mga bansa yung ating i-adapt. Ibig sabihin, kung sino ang mananalong presidente, akay-akay na yung kanyang pangalawang pangulo. Sapagkat alam nyo, kailangan merong harmony. Merong, samahan. Merong pagkakaisa. Ha? Parang, sapagkat tandem yan eh. Kailangan hindi magkaaway yung pangulo at pangalawang pangulo. Para sa Amerika, kapag nanalo yung pangulo ng Republican, whoever is the vice president, at ganun din sa Democrat, kung sino ang kanilang pangalawang pangulo, automatic, siya ang magiging pangalawang pangulo. Ganun ang practice sa Amerika at sa ibang bansa. Palagay ko, dapat na rin nating i-adapt, kopyahin niya ang ganyang estilo ng politika. Ha? Eh, kita nyo yung nangyari dito sa nakarang 6 na taon. Duterte, President, Vice President Robredo, eh hindi magkasundo eh, di ho ba? Ha? Hindi magkasundo eh. Kontrapedo. Mga gilog ko mga tagapakinig, ganun nangyayari. Eh di nagsasakripisyo itong ating bansa. Sana paguhin na itong klase ng presidential election sa ating bansa. Let there be harmony between the president and the vice president. Kasi ang mangyayari niyan, paparis ngayon, ang daming mga tatakbo bilang pangulo at pangalawang pangulo. Ha? E paano kapag halimbawa lang ho naman ito, manalong pangulo, halimbawa, itong si Robredo. At ang pangalawang pangulo na mahalal naman ay itong si Bongo. Paano na? Ganun din. Kapag Bongbong Marcos ang naging pangulo, pagkatapos ang kanyang pangalawang pangulo halimbawa, sino ba? Si Tito Soto ng Itbulaga fame.
Ay, nako. Kailangan magkasundo. Para walang away. Ah, tipin mo, saka nakakita pangulo, inaaway yung pangalawang pangulo, lalaki, inaaway yung babae. Anyway, mga gilo kong mga tagapakinigo, yun ang kaganapan. Ah, diyan po sa last day of filing ng Certificate of Candidacy ngayong araw na ito. At maging ang ating kapulisan will be doubly active. Ngayon pong araw nito, enable to ensure peace and harmony, peace and order diyan sa Sofitel area. Upang masiguro na magiging matahimik ang huling araw ng pagpa-file ng candidacy ngayong araw na ito, ikawalo sa buwan ng Oktubre, araw ng Friday. At on the 28th ng buwang kasulukuyan, kakalusin ng Commission on Elections, aalamin, iisa-isahin, sabi nga ho ay bubusisiin maigi itong mga COC na ipinail. At yung mga panggugulo o magpapagulo lamang, aalisin na yan. Hindi isasama sa eleksyon. Ha? Bukod tangi, yung sa ganang kanila ay may karapatan para tumakbo sa halalan ang kanilang pipiliin at kanilang ipahayag, that will be October 29. Oh, mahabol si Ka Willy Cruz Jr. ng General Trias Cavite. Ang sabi ni Ka Willy Cruz Jr., late ako. Oo, ano nangyari? Mukhang palagay ko hindi ka naman nag-file, Ka Willy, ng COC. Ha? Anyway, good morning kay Mrs. Cruz at sa inyong the only child. Ha? Thank you so much. Better late than never. Yan. Abay, good news, no? Para sa mga tagalunsod ng Maynila, yung mga workers ng Manila City Hall. Inaprubahan na ni Yorme Isko itong pagbabayad ng hazard pay sa mga trabahador o mga Manila City Hall workers. Ganda naman. Hindi kaya ito part and parcel ng pagtakbo ni Yorme bilang Pangulo. Eh, 196 million pesos ang pinirmahan ni Yorme Isko para sa mga City Hall workers ng kanilang hazard pay. Mukhang totohanan na. Ang sabi ni Ka Willy Cruz Jr., good morning po, Captain Sel Baisa, Pinoy Hour, lahat ng ka-digital patrol around the world. Maraming salamat, Ka Willy. Ha? Ano ba ang inyong pananghalian, Ka Willy? Mukhang inubos mo laman ng palengke. Ha? Ha? Okay. Ano kaya ang iahandang pananghalian? Eh kami rito, mukhang wala pa. Nagpaplano pa si Manita. Panay-check dun sa kanyang cookbook. Pero each time na makikita yung pahina ng kanyang cookbook, inapapailing. Sapagat ang lagi binubulong, wala siyang pabili. Yun ang masakit. Anyway, kapag wala kang makain sa mga panahong ito, nga. Yeah. Ay, nako. Alam nyo, despite sa ng pagiging sa ilalim, pagsasailalim sa Alert Level 4 ng National Capital Region, ang balita ho ay pinag-aaralan ng Department of Trade and Industry sa pamamagitan nitong si Secretary Lopez na buksan na rin ang mga spa. Buksan na rin ang mga sinihan at mga arcade. At para maibalik naman yung malaking bilang ng trabaho dito sa National Capital Region. At upang maluwagan na ang operasyon ng negosyo, ang sabi ni Ka Willy Cruz Jr., nagpagawa po ako ng motorsiklo ko po
pinatune up ko. Bumili na lang po ako ng lechong manok at munggo sa lutong bahay. Sarap din ito. May lechong manok at munggo. Ah, okay. Hmm? Ngayon, hindi pa ako nakakatikim ng nga. Mukhang ito ang pananghalian namin. Wala pa, hindi pa narinig yung lagutok. Lagutok ng kawali. Yung lagutok ng palayok. Hindi ka nagwala nga palang palayok dito. Yung ingay ng mga cooking pans. Wala pa eh. Ayan. So mukhang nga. Anyway, ang sabi ni Angelica Paz, good morning and more power po. Good morning likewise and more power likewise, Angelica. Captain Cell and buong BSA family, God bless and keep safe po always. Alright? Ang sabi ni Ka Willie Cruz Jr., eto na. Nga. Masarap yun. Amoy ng ginisang bawang. Ay, naku. Ha? Sarap. Anyway, alam nyo, ang sabi ho ni MMDA Chairman na Benhar Abalos, nagtungo sa kanyang tanggapan. Good morning kay Benhar Abalos Senior na tatakbong alkalde pala ng Mandaluyong City. Nako, ang pagbabalik, sabi nga po. Anyway, hindi pa panahon ng kampanya. Kaya baka tayo ma-technical. Huh? Anyway, mga girong kong mga tagapakinig, ang sabi ni Benhar Abalos ng MNBA, nagtungo sa kanyang tanggapan itong mga may-ari ng mga sinihan. At ang pakiusap, ibalik na itong pagbubukas ng mga sinihan. Huh? Alam nyo, napakaganda nung naging tugon ni MMDA Chairman Abalos. Ganito ang kanyang tugon eh. Manila Fintech, ang MMDA ang mag-host nito ting Pasko, kung maalala ninyo. Opo, malaki. Sana bago umabok ito, ay mabuksan na rin ang ating mga cinema no? At bumaba na lang gusto ang kaso. Ayun, mukhang sumasang-ayon itong si MMDA Chairman Abalos sa muling pagbubukas ng mga cinemas o yung mga sinihan dito sa National Capital Region. Total, bumababa na naman eh itong kaso ng coronavirus. Hmm? At isa pa, alam nyo, dahilan dito sa filing ng Certificate of Candidacy, mukhang naluma itong si coronavirus eh. Lahat ng aking mga nakakausap ngayon, wala na. Wala nang gaanong sinasabi, kundi sino ba iboboto natin, pare? Sino ba, pare ko, ang ngayon ay medyo mababaw ang bulsa na nag-aabot? Yan ang mga tanong ngayon eh. Wala na eh. Hindi na pag-uusapan yung coronavirus. Ha? Kaya namang yung tunog sang ayon si MMDA Chairman na Benhar, nang sana mabuksan na rin itong sinihan. Sapagkat ngayon Disyembre, nung bang last year, meron tayong MMDA Film Fest. Meron nata ano po, may parada lang pero virtual na parada. Ha? Nakaka-miss na rin eh. Nakaka-rindi na rin na ikaw ay manood sa harapan ng telebisyon gabi-gabi, araw-araw, yun at yun din ang iyong napapanood. Ha? Nagbabayad ka ng fee, monthly fee dito sa mga providers sa panonood mo ng kanilang paulit-ulit na pinalalabas na pelikula. Tapos Marise po, ha? Ang sabi ni Ka Willie Cruz Jr., natunaw si COVID-19 sa politiko na mga tatakbo. Yun ang sabi ni Ka Willie Cruz Jr. Ha? Beno, babalik tayo dun sa pagbubukas ng mga sinihan. Narito ang karagdagang pahayag
ni MNDA Chairman Benhar Abalos kognay nitong rekomendasyon na buksan muli ang mga sinihan. Na malaki ang posibilidad dahil na no, kung pababa ang kaso, hindi muna natin alert level. Mm. Kung bumaba ang kaso dire-diretso ito, pwede pag-aralan talaga eh. Mm-hmm. Tingnan natin yung proposal sila, ano, safety precaution, dahil number one, bawal kumain. Siyempre, kung kakain ka, nakangangak eh. Di ba? Nakamask ka. Anong distansya mo? Paano yung aircon yan? Reverse ba yan? Bracket on, etc. No? Mm-hmm. So ito yung mga pag-aaralan ng mga eksperto nung IATF, ng mga panels ko. Ito may technical working group para pag-aaralan. Okay. Other than sinihan, maging ang mga alkalde itong bumubuo ng Metro Manila Mayor's Council kasama si MMDA Chairman Abalos ay merong rekomendasyon na ibalik na itong face-to-face education. Ang kanilang proposal, bawat isang public school dito sa Metro Manila Area Cities ay siyang magiging pilot school nitong face-to-face education class. Yan ang kanilang rekomendasyon. As to this will materialize is the question. Will it be adopted? Will this be approved by health authorities? Well, as far as deaf ed is concerned, okay sa kanila. Itong pagbabalik ng face-to-face class. Because, alam nyo, we have to accept the fact na matindi ang palo nitong distance learning scheme sa mga kabataan ngayon pong panahong ito sa pool ng tayo po ay dalawin nitong COVID-19. Now, ang tanong, nakoy, mahirap na naman palagi kung maibalik sa dati sapagkat nakasanayan na ng mga bata na, well, huwag nang maligo direkto doon sa kanilang mga computer, sa kanilang mga laptop, sa kanilang computer learning scheme. Mahirap na naman na ibalik sa kanila yung pagising ng maaga, pagligo ng maaga, pagmamadali, papasok ng paaralan, di ho ba? That will mean panibago na namang galaw sa kanilang katawan. Nahirati na itong mga batang ito sa distance learning. At para sa kanila ay maibalik yung face-to-face, balik sa kanilang dati-rating ginagawa, is another thing to reckon with. Bueno, agelo ko mga tagapakinig, wala na po tayong sapat na oras. So, inuulit ko, kayo po ang last day of filing ng Certificate of Candidacy ngayon pong araw na ito dyan sa mga nag-aaspirante natatakbo sa anumang posisyong nasyonal at lokal. At on October 28, kakalusin ito ng COMELEC. Pipiliin kung sino yung karapat-dapat na mga nag-file ng kanilang candidacy o ng kanilang kandidatura. At on the 29th of the month, malalaman natin yung mga nakapasa dito sa, well, gagawing pagpili ng Commission on Elections. Ang sabi ni Kawili Cruz Jr., Pahabol College po, face-to-face, kursong Medicine at Engineering, Marine at Nautical. Alright. Yan, yung sa ano yan, higher education. Pero sa elementary, na mahirap na ibalik na naman yung dati. Ano po. Bueno, mula po sa aking mga sisters, ang nangyari dun kay Estrada family. Hello, Presi and Harry. Ha? Kamusta kayo dyan? And children. Mukhang busy-busy ang mga Estradas. Ha? Anyway, mula po sa aking mga sisters here and abroad, ang kanila pong panalangin ngayon pong araw ng Friday, God bless the Philippines. And of course, sa akin pong mga, well,
Suki, sa Sipokot Kamsur, sa Sikihor family, dyan sa Flores family, and all our loving viewers, lovely viewers all over the globe, ang Pinoy Hour. Maraming maraming salamat sa inyo pong lahat. Thanks kay Nash. Maraming salamat kay si Manita. Magalo kong mga tagapakinig. Ako po si Sel Baiza, nagsasabing happy, happy weekend everyone. At antabayanan po ninyo ang susunod na palatuntunan sa pamamagitan ni Binibining JC Bautista, ang Buhay Online. Maraming maraming salamat. Diyos be agnina. Ang oras, ganap ng 11 o'clock ng umaga. Sumayin nyo ang Digital Patrol. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Maraming salamat po.